Naglabas ang Immigration Lookout Bulletin ng Department of Justice laban kay suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at ilan pang individual. Ibig sabihin po niyan, mahigpit na imomonitor ang kanilang galaw lalo na kung magtatangka silang lumabas ng bansa. Mayunang balita si Salima Refran. Haharangin sa immigration si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sakaling sumubok siyang umalis ng bansa. Ito'y sa bisa ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO na inilabas ng Department of Justice laban sa kanya, kapatid na si Wesley at 16 na iba pa. Nasa ILBO rin si dating Technology and Livelihood Resource Center o TLRC Deputy Director General Dennis Cunanan, mga business partner ni Guo at iba pa mga respondent sa reklamong qualified human trafficking bunsod ng mga ilegal na aktibidad sa sinalakay na Baofu compound sa Bamban. Ang issuance ng Immigration Lookout Bulletin ay for high profile cases, lalo po yung mga kaso na may flight risk ang mga persons involved. Kailangan ma-check ng immigration officers po natin up to the last minute kung merong freshly issued warrant of arrest, hold departure order, or any kind of order against the individual, o kaya naman po matingnan mabuti at ma-scrutinize ang kanilang mga documentation. Nagdagdag naman ng respondent sa inihaying human trafficking complaint ang PNP-CIDG at PAOK. Pero tumanggi muna silang ihayag kung sino ang mga ito. Samantala, ibinasura ng Office of the Ombudsman ang inihaing motion for reconsideration ni Guo kaugnay ng 6 preventive suspension laban sa kanya sa municipal legal officer at business permits and licensing officer ng Bamban. Sa desisyon ni Ombudsman Samuel Martres, may sapat na basehan para sabihing malakas ang ebidensya laban kina Guo. Undeniable o hindi raw maitatanggi ang business interest ni Guo base sa mga nakalap na dokumento. Nakapag-operate raw ang Pogo Hub sa mga permit na ibinigay ni Guo at ng LGU ng Bamban. Banta raw ang pananatili sa pwesto ni Guo at 2 pang kasama sa mga posibleng saksi at mga dokumento sa kaso. Sabi naman ng kampo ni Guo, natanggap na raw nila ang order ng Ombudsman.